Hello mga ka-gandahan! Ito na naman pong muli ang inyong inang ganda and welcome to my channel! Sa araw na ito, ituturo ko po sa inyo kung paano ko ginagawa yung watermark sa mga videos ko na kagaya nito. O ito! Madali lamang po yan. Ituturo ko po sa inyo step by step kung paano ko ginagawa ang watermark ko gamit lamang ang dalawang app na eto, libre. Kaya ko po ginawa ang tutorial na ito ay para po makatulong sana sa mga baguhang YouTubers na kagaya ko na hindi pa nila alam kung paano gagawin nila para magkaroon sila ng watermark sa mga videos nila. Ituturo ko po sa inyo step by step kung paano ko ginagawa ang watermark ko sa aking telepono gamit ang dalawang free apps na ito. Ang dalawang app na tinutukoy ko ay ang PhotoGrid at ang iMovie. Kaya dyan lang po kayo mag-relax at mag-enjoy habang pinapanood nyo kung paano ko ginagawa ng napakadali at napakabilis ang aking watermark. Tara na po, uumpisahan na po natin kung paano yung ating gagawin. Ito po nating pupuntahan ay ang PhotoGrid. Pagkatapos ay pindutin lamang ang edit. At makikita nyo po sa may bandang taas ng inyong screen ay ang transparent. Ganito po ang makikita ninyo. Pagkatapos po, ang logo ng PhotoGrid ay inyo pong aalisin. Maari po itong gawin. Pindutin lang ang check at lalabas ang ganito. Pindutin po ang letter T para po lumabas ang cursor at pwede nyo na pong ilagay kung anong gusto nyong ilagay sa inyong watermark. Maari nyo na pong ilagay kung ano ang gusto nyong nandoon sa inyong watermark. Pwede po kayong mamili ng iba't ibang kulay at kung anong font ang gusto nyo na makikita nyo po sa choices sa ibaba ng inyong screen. Kasunod naman po ay pipili po tayo ng magandang sticker na pwede nating ilagay sa ating watermark. Napakarami pong pagpipilian dito sa loob ng PhotoGrid. Kapag nakapili na kayo, ay ganito na po ang kalalabasan. Iaayos nyo lamang po ito sa inyong screen ayon sa inyong kagustuhan. Kapag tiyak nyo na at nagustuhan nyo ng style, pwede na pong pindutin ang save at ito po ay mapupunta na sa inyong photo library. Pupunta naman po tayo ngayon sa iMovie para po maituro ko sa inyo kung paano mo ilalagay ang ginawa mong watermark sa inyong video. Pindutin lamang ang plus sign na makikita mo sa pagbukas mo ng inyong iVideo. Pindutin ang movie at hanapin ang mga pictures o mga videos na gusto nyong gawin. Kapag napili na, ay pindutin ang create movie na nasa may bandang ibaba. Mapupunta na po ito ngayon sa inyong iMovie. Pindutin lamang ang plus sign na nasa may kaliwang bahagi ng inyong screen para mapuntahan po natin ang ating photo library kung nasaan nandoon ang ating ginawang watermark. Click lamang po ang inyong ginawang watermark at ang lalabas na tatlong dots. Kapag lumabas ang mga ganitong selections, pindutin lamang ang picture in picture. Pagkatapos po nito ay makikita po ninyo na ang inyong ginawang watermark ay mapupunta na rin sa kaninang ginawa nyong video na nasa iMovie na. I-click lamang po ang inyong watermark at may lalabas na ganito sa inyong screen. Pwede nyo na po ngayong piliin kung saan nyo gustong ilagay na banda ang inyong watermark. Kapag nakuha nyo na kung saan pwesto nyo gusto nandun ang inyong watermark, pwede nyo na po itong iwanan at kung gusto nyo na sa buong video nyo makikita ang inyong watermark, maaari lamang pindutin ito at hilahin sa pamamagitan ng inyong daliri papunta sa kabuuan ng inyong video. Ganito na po ang kalalabasan ng inyong video na meron ng watermark. Maaari nyo na po itong i-save sa inyong library sa pamamagitan ng pagpindot nito at ng save video.
Pinirecommend ako na piliin po ninyo ang pinakamagandang resolution na maaari nyong ilagay sa inyong mga videos. Ganyan lang po kadali, sana po ay subukan ninyo. Ang iMovie at ang PhotoGrid ay libre lamang po. At ang maganda pa dun, wala silang logo na maiiwan sa inyong mga videos. Marami pa po akong gustong ituro sa inyo about iVideo at ang PhotoGrid. Kasi napakadali nilang gamitin at higit sa lahat, free! Meron din po akong tutorial kung paano gumawa ng magandang video gamit lamang ang iMovie. Ilalagay ko po ang link sa ating description. Baka po sakaling makatulong sa paggawa ninyo ng magandang video. Sana po may natutunan kayo sa tutorial natin ngayong araw na ito. At kung meron po kayong hindi alam o nalito kayo o meron ba kayong hindi naunawaan, po pwede po kayong magtanong sa ating comment section at sasagutin ko po kayo hanggang sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat po sa mga nanood hanggang sa huli. Huwag niyo po samang kalimutang mag-subscribe, mag-like, at pakikalimbang niyo na rin po ang kalimbang ko dyan sa ibaba para po palagi po kayong updated sa mga videos na i-upload ko pa. Maraming salamat!